Hello mga mamsi, nabudol na naman tayo sa Shopee. Napakarami ko na namang nabili at nagsitatinga na sila. Tulad nitong lalagyanan ng mga gadget. Ayan, meron na naman tayong lalagyanan ng mga gadget na pwede natin paglagyan para iwas sa pagkawala dahil nga ang ating anak ay makukulit. At syempre, hindi rin mawawala ang divider ng aparador. Alam nyo bang mura lang sa Lazada at Shopee ang mga ganitong bagay? Kaya sa kanila na talaga ako umu-order. At syaka kung u-order kayo, tips lang, bago nyo ito i-add to cart o i-bilhin, basahin nyo muna yung mga message. Yan kasi kadalasan yung ginagawa ko, yung mga comment, para malaman ko kung good talaga yung product. Tapos na, nakikita ko dun yung real talaga or itsura ng product. Kaya naman, kapag ganito ang nangyayari at bumibili kayo, kailangan maging maingat katulad ko. Kaya naman lahat ng nabili ko sa Lazada at Shopee ay okay na okay at walang nagiging problema kasi nagiging observant tayo. Katulad nga nito, wala akong naging problema kasi swak na swak sa cabinet nung kinabit na namin, okay na okay siya. Ito yung itsura niya at kasha po yan sa Durabox. Kung meron kayong mga Durabox na kulay blue, yan, ganyan yung sa amin kaya ito nagkasha. Kung pang Durabox to na kulay blue ha, yung cabinet na Durabox. Tapos kung hindi naman sa Durabox, kailangan nyo nang ikabit ng mahigpit kasi natatanggal pag mabigat. Pero sa Durabox na blue, swak na swak po siya. Okay? So eto, bumili lang ako ng mga 3 piraso at yan nga yung mga pangkawit niya para mahigpit ang pagkakakabit at hindi matanggal kahit anong bigat pa nang yung ilalagay. Ayan yung magiging itsura niya at meron namang guidelines kung paano at kung ano yung mga instruction para makabit mo. Ito naman na para sa cabinet kong kahoy. Medyo malapad at malaki siya at maganda rin ang maganda, makapal din siya at saka matibay din. Okay? Actually, nagustuhan ko to kasi talaga namang naging maganda yung cabinet ko na ilagay ko talaga lahat. Sobrang natuwa ako kasi marami akong nailagay sa cabinet. Pag mapapansin nyo, pagkatapos ko tong ikabit, kinabit pala to ng asawa ko, tinulungan niya ako. So ako lang tagaabot sa kanya ng mga parts. Tapos siya yung nag-ayos. Tapos nun, nung naayos niya na, punesto niya na to sa cabinet na kahoy. Itong malaki na to para to sa mga kahoy, hindi sa Durabox. Yung kanina pinakita ko para sa Durabox. Ito naman para sa mga cabinet ng kahoy. Kailangan, kung kinakabit nyo na yan isa-isa yung mga parts, huwag nyong iwawala. Siguraduhin yung kumpleto at walang malaglag, walang mawala. Once na may mawala, ay mahihirapan na kayong ikabit yan. Okay? So, ito na nga, sinusukat na ng asawa ko sa cabinet namin. Kasi ang cabinet talaga na yan, sampayan. Kasi ayoko na ng sampayan kasi mas marami akong t-shirt. Konti lang yung mga hinahanger. Kaya mas gusto ko meron ito. Nagpakabit na ako sa asawa ko. Ayan nga, tinulungan niya ako. Napakabait talaga ng asawa ko. Wala akong kapuble-problema dyan. Sobrang sweet pa niyan. Ayan, kinakabit niya na. Kung mapapansin nyo ha, ang laki ng pakinabang nito. Kasi kung masikip yung lalagyanan ng aparador nyo, luluwag kasi marami na kayong paglalagyan. Ganyan ang itsura niya, nakita nyo ba? Ikakawit o ididikit nyo lang sa gilid. Tapos meron siyang parang kapitan o kapitan sa ilalim para hindi malalaglag. So, kailangan lang ang tindi ng kapit ang gagawin mo. Parang ikaw sa nobyo mo, kapit ka ng kapit pero lumalaglag pa rin. Pero dito sa cabinet namin, ayan, tignan mo naman ang husay, diba? Walang nalaglag na kahit ano. As in talagang ang tibay ng pagkakagawa ng asawa ko. Ayos na ayos. At yan na nga. Pagkatapos nyo, umorder din ako dito ng mga lalagyanan ng credit card. Sandamakmak na kasi yung credit card ko at nagkakalat na siya, baka mawala. Kailangan ko na to para ma-secure yung mga credit card ko. Ayan, ang ganda. May notes pa si seller. Tapos, ang napili ko ay kulay blue dahil blue ang paborito kong kulay. Kung mapapansin nyo, puro siya parang plastic na may lalagyanan ng mga, dapat pwede itong pera. Pero ako kasi,
Ang ginawa ko dito, lalagyanan ng mga IDs, lalagyanan ng mga credit cards. Ang ginawa ko dito. So, napakalaki ng pakinabang nito sa akin kasi ngayon, hindi na kalat-kalat yung mga credit card ko. Hindi na siya nawawala. Ayos na siya talaga. As in, ang ganda-ganda na ng pagkakalagay. Sumunod naman, umorder din ako ng para sa melasma dahil marami po akong melasma. Kaya Mela Eris ang sagot yan. So, itong Mela Eris, isang linggo ko pa lang yan natatry. Naubos na, kaya bumili ulit ako ng panibago at effective naman po siya. Marami ng melasma ang natanggal at nag-lighten. Kaya bumili ulit ako. Pangalawang bili ko na po ito ng Mela Eris. Effective po talaga yan. Promise. Kung wala ka namang ginagawa, 3 times a day mo siya ilagay. Kasi talagang nakasilpa talaga yan. So, pagdating naman sa buhok ng mga anak ko, ito yung pinagtitiwalaan ko kasi etong shampoo na to, Baby Pure Plus, na Tupperware po yan, ay napapakapal ng buhok at maganda talaga. Sunod, bumili rin ako ng pitaka na kulay red para swerte. At malaki po to, pwede mo pang lagyan ng cellphone at maraming pera. Lahat andito na. Kaya sobrang sulit na sulit ka talaga dito. At nagandahan din ako dito. Siyempre, hindi rin mawawala ang bag para sa aking mga junakis. Paglalabas kami, magdadala ng dede. Alam mo to, titignan mo lang maliit, pero napaka-useful. Ayan, malaki po siya talaga. Malalagay mo dyan sa ilalim, yung mga gatas, yung mga dedehan dito, wipes. Kompleto mong mailalagay dito. Maganda po yung bag na to. Nagustuhan ko po talaga. Sobrang nagustuhan ko as in. At syempre, bumuli rin ako ng t-shirt. Ayan nga ang paborito kong t-shirt na sa Shopee ko rin nabili. Sobrang ganda rin ang tela niya. Malambot sa katawan. At bukod sa t-shirt, bumili rin ako ng sandals. Ayan. Yung sandals naman ito, pang ragit talaga yan. Kahit saan ka magpunta, pwede mo yung gamitin. Maganda sa paa, malambot, at matibay pa. Kaya sulit na sulit ang pagbili natin ng sandals. Kasi ang sarap talaga sa paa. Pagkatapos kong bumili ng sandals, ginamit ko na agad yan. At ako'y naglakwat siya. Pumunta kong saan-saan, pag uwi ko, ang sarap pa rin ng pakiramdam ng aking mga paa. At syempre, pangluto naman ang dahon ng laurel, buo-buo, dito ko rin binili sa Shopee. Lahat ng bagay ay sa Shopee ko binibili, lalo na yung gatas ng aking anak. Yan, pumatas natin ay ProMeal 1-2-3 para kay Felicity. Si Felicity kasi ProMeal Gold pa siya 1-2-3. Ganun din naman si Destiny nung 1 to 3 years old. Pero nung 4 na siya, nilipat ko na siya sa Similac. Bumibili din ako ng stripe para naman sa aking diabetes para matrace ko kung ano na yung sugar ko. Mababa o mataas. Okay? Kailangan natin yan. At hindi rin mawawala sa atin ang mga ano pa ba, kundi walang iba, kundi ang gatas pa rin. Yan ngayon, gatas ni, ano, Felicity. Ayan, ProMeal. Bubuksan natin, tingnan natin kung ano tsura. Yan, maganda, diba? Kompleto at punong-puno talaga yung ProMeal. So, pag bumili ako kahon at lata, doon talaga sa Shopee. Pampaganda, doon din sa Shopee. Ayan naman yung pampaganda natin. Ewan ko ba, bakit hindi tayo gumaganda? Naubos na yung pampaganda sa Shopee. Ay, nako, wa-epek pa rin ba? Tingnan na lang natin ang katotohanan. Parang wa-epek pa rin. Ayan nga, bumili ako sa Shopee niyan. At pagkatapos kong bumili niyan, meron na naman akong binili ito. Alam mo kung anong nasa loob niyan? Hulaan mo. Ang nasa loob lang naman ng kahon na yan, na order ko sa Shopee, ay walang iba kundi pampaganda rin. Ayan. So, pamahid ko rin sa mukha. Lahat na lang ng bagay sa Shopee ko binibili. Pamahid sa mukha sa Shopee rin. Katulad niyan, Rick Skin. Thank you very much sa nanonood.